isa pang world record ang gustong pataubin ng mga tigakidapawan sa North Cotabato. Ang pinakamaraming mag-cha-cha-cha ng sabay-sabay. Cha-cha-cha ang kanilang naging sigaw. Bigas ang sigaw ng bayan, pero bakit bala ang ibigay? Bigas, hindi bala. Itong mga magsasaka, kahit isang kilong bigas, hindi nila kaya bilhin dahil walang halat buhay. Dahil matay ang kanilang mga panalim. Dahil sa trahedyang binansagang Kidapawan Massacre, naapektuhan daw ang imahe ng Kidapawan. At nais ngayong baguhin ito ng ilang mga residente sa pamamagitan ng Cha-Cha! Sa linggong ito kasi, tinangka ng Kidapawan na masungkit ang record ng Singapore bilang may pinakamaraming sabay-sabay na nag-cha-cha. Taong 2011, nakapagtala ang Singapore ng mahigit 3,000 nagsayaw ng cha-cha. Nagkaroon ng negatibong epekto yung binansagan ng Kidapawan City as a unsafe place for tourists. We have to rebuild the image. And ito nga, gagawin natin ito ang Guinness World Records attempt. We started planning August last year pa po yung aming attempt for the cha-cha-cha, but we waited for the Guinness World Record application to be approved. Nag-start po kami mag-apply ng November and na-approve po yung application mga May na po nitong taon. Kaya mula June, yun na po ang simula ng pagtuturo sa mga paaralan. Sa dry run pa lang, umabot na ng 13,000 ang mga lumahok. Ang kanilang sasayawin, 5 steps. Ang basic, New York, shoulder to shoulder, hand to hand, time step, at 3 cha-cha-cha. Two, three, cha-cha-cha. And two, three, cha-cha-cha. Two, and replace, three. Mukha mang madali. Napakahirap naman daw itong ituro. Mahigit 15,000 mga estudyante. Iba't ibang mga organisasyon ang kinailangan nilang puntahan para turuan ito. First time na tuturuan, we usually devote 2 hours kasi medyo mahirap yung pang-anim na dance step, yung 3 cha-cha-cha. So, pinakamaiksi na po yung 2 oras. Pero kung pangalawa or pangatlong balik na 1 oras, okay na po. Isa sa mga makikichacha ang 60 anyos na si Lola Aida. Cha-cha! 1, 2, cha-cha-cha. Kahit naguhugas ng pinggan, 1, 2, o nagwawalis, si Lola Aida napapachacha. New York! Pati na sa kanyang farm, nagchachacha siya. At tinuturuan pa niya ang kanyang mga trabahador. Kaya ako nakasali dito dahil nakikita ko sa mga kabataan na nalululong sa hindi mabuting mga activities. Ngayon, ginawa kong sumali para yung mga apo ko ma-encourage na sumali din at hindi mapapunta sa kung ano-anong mga hindi mabuting gawain. Ang kanyang kapartner na si Lola Nora, bihasa na raw talaga sa iba't ibang mga sayaw. Ako din po mahilig sumayaw. Isa rin akong trainer ng mga sayaw na katutubong sayaw. At ang sikreto raw kung bakit hitik sa bunga ang puno niya ng bayabas, sinasayawan niya raw ito ng cha-cha. Kasama sa mga sasali, ang mag-asawang Jonathan at Helen. Malaki raw kasi ang naitulong ng cha-cha sa kanilang pag-iibigan. Katunayan, kapag sila raw ay may tampuhan, idinadaan nila ito sa cha-cha hanggang lumamig ang kanilang mga ulo. Tsaka dito mas naging strong yung marriage namin at tsaka yung family bonding talaga namin. 1, 2, 3, 4. Ang ilang eskwelahan naman na makikichacha, puspusa na rin ang pagpapraktis.
ginagamit namin na time is yung TLE at saka MAPE. Hindi namin ginalaw yung math, English, yung mga academic subject. Jason! Bulipi ang kamot sa babae, boy! Babae, patong lang ang kamot! Practice, the more it's progress. So it's better and maganda naman yung kinakaligtasan. Ay, nakakapagod minsan. Pero, mabe-break kaya ng mga tiga-Kidapawan ang world record na hawak ng Singapore. Taong 1953, nung simulang sayawin ang cha-cha sa Cuba, ang tawag ditong cha-cha, nakuha raw sa tunog ng paa ng mga nagsasayaw. Mga Cubano before na meron, parang meron silang bell dito na pag sumasayaw is gumagana cha-cha. Or yung iba naman, sinasabi nila, galing ito dun sa isang uri ng prutas na pag ginagamit nila is yung kumakasing-kasing na cha-cha-cha. So something that produces a sound of cha-cha-cha. Doon siya nag-umpisa. Kaya nagkaroon siya ng triple step, cha-cha-cha. Dahil sa kasikatan ng cha-cha, itinuring itong dance sport. Pero ang cha-cha ng ating mga magulang o mga lolo't lola, yung sinasayaw ng may kapareha para lang umaatras abante. Ngunit dito sa bayan ng Oton, sa Iloilo, ang cha-cha hindi sinasayaw sa dance floor, kundi sa living. Hilig daw talaga ni Lolo Raymundo na sumayaw noon ang cha-cha. Meron pa nga raw siyang koleksyon ng CDs at cassette tapes ng cha-cha song. Pero ang pagsasayaw rin pala ng cha-cha ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Taong 2012 kasi, si Lolo Raymundo nahulog sa lamesang kinatatayuan habang siya'y nag-cha-cha. Noong siguro sobrang lasing na siya, bali na siguro naka-outbalance siya, nahulog. Yun, simula po doon yung nagkasakit siya hanggang hindi na nakarecover. At bilang paggunita sa hilig nito sa cha-cha, ang pamilya ni Lolo, inihatid siya sa kanyang huling hantungan habang ang mga nakikilibing nag-cha-cha-cha rin. Dahil atras abante, ang libing inabot ng halos isang oras. Habang dinadala namin si tatay sa sementeryo na ililibing siya, nilakad namin simula dito papunta doon. Kasi yun yung gusto niya. Saka marami rin po kasing gustong ganon. Na, kasi masaya nga po. Samantala, balik tayo sa pagtatangka ng Kidapawan na makuha ang world record ng may pinakamaraming sabay-sabay na magcha-cha-cha. Ganap na alas 6 pa lang ng umaga. Isinara na ang 2 kilometrong main highway ng syudad. Dito sa Quezon Boulevard Road, magaganap ang malakihang cha-cha. Abala ang lahat. Ang 10 speakers, nakaposisyon na. Para magsilbing witness sa kanilang world record attempt, nag-imbita sila ng 3 witnesses. 1, 2, 3, 4, 5. Una, tinignan namin yung sayaw, especially nung nag-rehearsal pa sila, kung talagang ginagawa nila yung specified figures ng bronze. And yeah, we were so amazed. Nasasayaw naman nila. Sina Lola Aida, Lola Nora, at ang mag-asawa, papunta na sa event. Ang mga estudyante naman ni Ma'am Jennifer, alas 4 pa lang daw ng madaling araw, nagtipon-tipon na sa kanilang eskwelahan. Para hindi mainip, ang iba, naglaro na lang. Makukuha namin ang largest cha-cha-cha! Woo! Pagsapit ng 8:45 ng umaga, tumunog na ang sirena. Practice pa lang, sabay-sabay na sila. Ang iba nga, bigay todo na. Pati mga bata at
at mga senior citizen. Hataw! Maya-maya pa, handa na sila para sa totoong sayaw. Tapos na ang practice! Congratulations! Eto na, pagpatak ng alas 9 ng umaga, pinatunog ulit ang sirena. And it's cha-cha time! Basic 2! Sa kanila, minamanilang ito. Ang mga estudyante ng Manunggol National High School, iisa lang ang galaw. Samantalang ang mag-asawang Jonathan at Helen, kabisadong-kabisado ang dance steps. Ang atin namang mga lola, seryoso sa pag-inda. Pagpilantik ng kanilang mga kamay, tila isang malaking alon ng mga tao. At nung natapos ang tugtog, hiyawan! Nice experience! Kasi nakapunos ang whole world sa amin ngayon. Sana ma-break ang record sa ang kanilang record kasi umabot ng 16,000 na tao. Bagamat hindi pa ito sinecertify ng Guinness World of Records, umaasa sila na sa lalong madaling panahon, makakamit ng kidapawan ang inaasam-asam na pagkilala.